Welcome to my channel. Please don't forget to click like, share, and subscribe and click the bell button para ma-notify ka kung may mga bago akong kababalaghang ginagawa. Kaya itong video na to pang present lang kay sa apuhan na to. Kaya guys, tiis-tiisin niyo muna yung mga video ko. Wala talaga yan. Bala na kayo dyan. So stay tuned. Mwah! Bulaga! Wala na guys. Sira na ba ng bait guys? Shout out sa inyong lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano ba talaga ang gagawin ko? Wala. Gusto ko sanang kumanta. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Kaya, kanina pa ako nag-practice. Oh, hindi ah, nag-practice. Pang ano lang ito, guys ha, wala itong practice pala. Kanina akong nag-record, wala palang walang tingog. Kaya, ano guys, pang ano lang muna ito ha. Pang present natin ba kasi absent na naman o anong oras na. Anong pitcha na, walang nangyayari sa buhay. Sakit ng ulo, ano ba na yan ang nangyari. Sakit ng ulo ko guys, grabe. Pero narinitos ko sa work kasi lumalaban sa buhay para sa bigas. Kaya gusto kong kumanta. Ano nangyari na wala kanina? Kanta ko. Paano ba yan? Sige. Ano guys, shoutout sa inyong lahat sa aking team Kapit Bisig na kumahal na mahal ko kayong lahat dyan. I'm very, very, very thankful sa inyong full support sa akin. Kaya gusto ko lang kumanta ngayon para sa inyo, para pang ano ko lang, upload ko lang kasi parang ang tahimik na ng ano ko, ng channel ko. Naku, may mga video ako, hindi ako ma-edit-edit kasi hindi ko alam. Parang ang sakit ng ulo ko. Galing ng doktor. Red lips lang yan guys kasi nag-lipstick. Pero ano talaga ako, alamit. Pero itong kantang to para sa inyong lahat. Bahala na kayo ha. Hindi ko alam kung paano ito gagawa na hindi siya ano. Na hindi siya magiging copyright. Bahala na kayo dyan. Mag-present lang kay Lolo. Mag-present lang kay Lolo kasi si Lolo masyado istrikto. Alam nyo naman, istrikto si Lolo. Kaya anong gagawin ko? Yan. Itong kanta na ito, kakantahin ko para sa inyong lahat. Ha? Naku, para talaga ito sa inyong lahat. Wala na itong cut-cut, direct to the point na ito. Bahala na kayo, ha? Life can be so good. Life can be so hard. Never knowing what it's there will bring to where you are. Sometimes I forget, and sometimes I can't see that whatever comes my way, you'll be with me. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, and see, cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. Nothing is for sure, nothing is for keeps. All I know is
that your love to live eternally. So I will find my grace, and I will find my peace, knowing that you'll meet my every need. My life is in your hands, my heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not see clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. And I matter, my weakest, Lord, you carry me. Then I become my strongest, Lord, in your hands. My life is in your hands. My heart is in your keeping. I'm never without hope, not when my future is with you. My life is in your hands, and though I may not speak clearly, I will lift my voice and sing, 'cause your love does amazing things. Lord, I know my life is in your hands. I trust you, Lord, my life is in your hands. Yes, guys, nowadays, sa panahon ng pandemic, wala talaga tayo na, hindi natin alam yung buhay natin. Yung sikat na vlogger namatay na hindi natin na di ba na napaka-shocking na namatay siya bigla. Hindi natin alam ang buhay natin, kaya ang buhay natin ay ating i-submit sa Panginoon, na everything we do, i-pray natin na lahat natin ang ginagawa, lahat ng iniisip natin, i-ano natin sa Kanya, na kahit anong ginagawa natin, na palagi siya nag-guide sa atin. Ngayon, kahit anong mga pagsubok, kung sa Bisaya pa, mga pagsulay, mga kabalaka, mga sakit, mga unsa pa diha, nga kasakit, nga gihambin, matag-usa ka na to. At akong giampog, akong gikuan, nga unta, mabisag, dili masulbad na lang, pero maluag-luagan. Kay, karong nga panahon, kasagaran na to, layo, uban sa pamilya, All we can do is to trust the Lord and pray for them na maging safe sila. And basta kung may mga doubts kayo, may mga worries, just pray for it and ask for guidance and help from the Lord, kasi Siya lang naman ang nakakaalam sa lahat ng ating nararamdaman, lahat ng mga sitwasyon natin sa sangkatauhan. Kung ano may nangyayari sa iyo ngayon, may ang Diyos siguro na paalala sa atin na nandiyan pa siya, na kasi nakakalimot na sa iba, dami kasi mga tentasyon sa mundo, di ba? So minsan nakakalimutan na natin na ay, si Lord pala yung nagbigay sa akin ng buhay, yung nagbigay sa akin ng lahat na kailangan ko. Yung nandito ako ngayon dahil sa Kanya.
dahil guide niya ako. Nakakalimutan na natin yun kung minsan. Kaya reminders lang, our life is in His hands. Kaya wag natin kalimutan na magpasalamat araw-araw, humingi ng gabay, at ipag-pray natin na sana matapos na itong pandemic na ito, para makabisita na tayo sa ating mga pamilya, makabalik na yung ibang kababayan natin sa trabaho, ang daming nagugutom. Kaya guys, let's continue praying, and wala lang, gusto ko lang mag-ano ngayon, mag-ano mag-ano ng saloobin. Lahat tayo may mga sarili-sariling problema, kaya be kind to each other, be kind to everyone, and don't quick to judge, kasi di natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng isang tao. Kung naging masungit man siya ngayon, hindi natin alam na mayroon pala siyang dinaramdam, may sakit o kaya may problema. Kaya be open-minded, be kind, and yun lang guys. Salamat sa lahat. Thanks for watching. Mwah.